cheating nyo, guys. Na parang ang weird ng sitwasyon. Nag-umpisa tayo nung ano, nung talaga ito, after kami dito March. Yes, first week ng March. Adyan na tayo sa mga pandemic, diba? Yung sakit ng mundo. Alam na namin yon na kasalukuyan yun na ano sa China. Alerto kami nun. Pagdating ng hanggang third week ng ano, ng April. Ang second week ng April siguro. Ah, third week ng March. Yan. Stay home na. Diyan na nag-umpisa lahat. Hindi ba nakakaloka? Bakit magmula nung March eh, hindi na nila inano? Hindi na nila dinilockdown ng dire-diretso. Lockdown daw, o sige. Tapos uwi lang ng trabaho. Tapos ito na naman. And, napansin nyo ba? Yung parang, yung iba kasi, laki ng problema nila. Pero ako, ang pinuproblema ko, sabi ko, ang weird. Weird, di ba? Kasi, biruin mo. O, anong petsa na? Ilang tulog na lang, December na uli. December, pero walang pagbabago. Kami daw, next week, lockdown na naman daw until December. Pero, lockdown, hindi, lockdown. Hindi yung lockdown ng diretso, meron pang first wave, second wave, third wave. Diba? Sa naisip ko, pinaglalaruan na lang tayong mga mamamayan. Oh, naisip ko yun sa totoo lang. Naisip ko na merong humahawak talaga dyan, yung parang international organization na bawat bansa, meron yung humahawak na oh, ito gagawin mo ganun, ganyan. Diba? Nisip ko lang. Kasi, ang weird, my God, na isipin mo sa isang first time nating naranasan lahat to. Matindi. Matindi siya. It's yung, para ka ng walking dead. Walking dead na tayo. Either na, okay, lockdown, pasok ka lang sa trabaho, uwi. Siyempre, pag-uwi, pag nasa daan ka, hindi ka makikip-usap kahit kanino. Kahit na nice ka, di ba? Dahil iniingatan mo yung sarili mo. Parang tinuturoan ka ng sitwasyon na ito, maging ano eh, maging makasarili. Huwag ka makipag-usap dyan. Parang inaano yung tao, pinoprogram na dito na lang tayo lahat, mag-usap-usap. No? Dito tayo mag-usap-usap sa internet. Diba? Parang ganun. Diyan na tayo pinoprogram. Walking dead. Kasi, lana yung focus mo. Hindi mo magawa yung gusto mo. Magtatrabaho ka. Tapos, kung mo sabihin, uy, walang sakit yung katabi ko kasi kilala ko yan. Bakit? Yung kaibigan mo na yon, alam mo ba kung sino mga pinupunta na, mga nakakausap niya? Magugulat ka na lang, natigbak na. Diba? So, hindi mo yung maalis sa ating pag-iisip na nagkakaroon tayo ng duda. Nagkakaroon tayo ng hinala sa ating kapwa. Wala na tayong trust kahit kanino. Kasi kusa yun eh, na pinuprogram sa pagkatao natin. Tapos, grabe, makikita mo yung mga show ng iba or yung friend ko sa FB na parang mayroong Christmas celebration. Nakaganon sila, o diba? Parang, diba kung tititigam, parang na lang silang mga robot mo. Meron silang mask. May mask ka na, may cover ka pa doon. Tapos sayo-sayo. Oh God. Eh, noon naman tayo. Diba nagmamask tayo? Ako dati gusto ko nagmamask kasi kala akong doktor, yung gano'n, may gano'n ka ba? Ang linis-linis. So, exaggerated na to, over. Over na yung nangyayari sa atin. Parang sarap na magwala. Ah, sarap gumana, no? Na, hindi rin, hindi ka makapag-travel. Sige nga, hindi ka makapunta rito. Hindi naman yung dahil gusto mong mag-travel, gusto mong gumana. Hindi, yung mga importanteng bagay na may stuck. Siguro kung merong pinakamalalang ano, bansa, promise, wala nang lalala dito sa sitwasyon namin dito sa bansa na to. Kasi dito, last year 2019, nag-umpisa na magparang
revolusyon ng mga tao dito. Nagtatrabaho ka, wala kang mapuntahan dahil sinusunog yung kalye, ganyan. So, iwas-iwas ka sa daan. Sasara kayong maaga kasi may magra-rally ka, nagtatakbuhan ng mga nagra-rally, gano'n. Hindi ka mapuntrabaho ng maayos. Tapos hanggang yung dollar, tumaas, ganyan, economy. Tapos nahirapan ka kasi hindi mo talaga alam kung ano yung kwento. Dahil siyempre, hindi naman ako talaga taga rito. Tapos yung asawa ko, hindi naman kinukwento dahil ayaw niya ako ma-stress. Ngayon yung kaibigan ko ng Pilipina, magkukwento, ayan, ganyan, ganyan. Eh, siyempre, yung ikukwento nun, may bawas, may tagtag. Dahil ano naman yun, hindi niya naman din talaga alam ang istorya. Kaya, kung merong pinakamahirap na sitwasyon dito. Pero ganun pa man, ang mga tao kasi dito, hindi sila dramatic. Eh. Wala niyang katulad ng sa atin, yung gobyerno, bigyan ka ng isang kilong bigas, sabihin na natin. So dito wala, at kahit bigyan mo yun, hindi yan tatanggapin, kasi mamamatay yung ego nila. Oo, magpapakamatay na lang sila kaysa manghingi. Ganyan ang uri ng mga tao dito. Wala dito yung pila-pila. Wala yun. Or kung meron man talaga yung talagang siguro mga ibang ano na yung donasyon. Pagka binigyan ka ng ano dito, malaman, oh, binigyan sila doon ng ano, ng rasyon. Diyos ko, malaking kahiyan yun. Yung mga Pinay lang, yung mga kalahi din natin, kahit may mga trabaho, may mga, ano, sa isang kilong munggo. O, isang kilong munggo, talagang, akala mo hindi na kain ng munggo. Tatanggapin nila, punta pa sila sa rasyon. Di ba? Hindi yun gutom, ha? Bigay ng mga, paibigan namin pare dyan. Basta Pinay talaga, talagang, sa limang kilong, isang kilong bigas. Ah, isang kilong bigas, pupunta sila. Yung parang, sige, bigay libre, sige, hatak, ganon. Maganda pa yung bansa natin kasi kahit na sinasabing nagkakalokohan, nagkakadayaan, nagkakakurap-kurap-kurap, diba? At least, yung mga tao, nakakatanggap pa ng rasyon. Kaya lang, over mga demanding. Ano nangyari sa'yo, Jessly? Bakit ka tumikil? Ayun, diba? So, tumigil si Jessly. So, yun na nga, guys. Yun lang ating mga salita ngayon. Na pareho kaya tayo ng mga iniisip. Medyo may kawirduhan, pero yun yung mga iniisip natin. Sige. Yun lang. Kwentuhan lang yun. Pabuhay.